So mga kahabi, so, ito yung part 2 nung unang video ko. So ito, kung makikita nyo, yan, maraming mga reptab dito. At dito sa loob ng bahay nila, ang daming aquarium. Dyan, ay most of the ornamental fish na meron siya is yung mga goldfish, guppy. Meron din namang mga flower horn. So papakita ko sa inyo kung ano yung mga isda meron siya. So tara. So ito yung area niya dito. Yan. Yan, may mga guppy siya dito. Dito. Yan. Tapos dito may angelfish siya dito. Tsaka dito may mga goldfish greater size, may mga rancho, tapos kaliko, may reyukin, highback, may uranda. Yun. Tapos dito sa kabila may mga fry na dito. Sabi niya, fry ng mga rancho. Nasa 500 pieces dito. Tapos dyan, papakita ko sa inyo. May mga breeder goldfish siya. Tingnan mo. Yun yung mga breeder goldfish niya dito. Tsaka dito, tingnan niyo. Ito, pearl scale ping pong goldfish. Tapos, ito pa. Tsaka may, ano siya dito, red cap. Dito may mga fry ng ano niya, goldfish. Tapos dito, fry ng goldfish din. Tingnan niyo yung DIY filter, DIY water filtration niya, mga kahabi. Simpleng-simple lang. Tapos yun pa. Yun. Tapos dito, masyadong greenish na yung tubig, pero may mga fry ng goldfish dito. Dito walang laman. So, ito yung mga reptab niya dito sa labas. Tapos dito sa loob, may mga aquarium siya dito. Yes. May mga guppy, tsaka goldfish, at merong mga flower horn din po. So dito, ito yung mga goldfish niya. May mga uranda highback. Sabi niya mga import daw to. Tapos dito may mga guppy.
Tapos dito, guppy rin. Dito may kuy guppy. Lutupas, tapos HB red, half moon. Tapos dito may mga ranchos siya dito. Ito guys. Goldfish rin. Goldfish dito. Tapos dito, may goldfish din dito. Tapos dito, guppy. Tingnan niyo yung puno rin ng guppy. Pak! Ang ganda! Dito, half black yata to. O black moscow. A black moscow yata. Yan. Tapos dito, sa blue tubas. Dito, full red guppy. Ah, guys. Ito yung may-ari dito, si Kuya Vargas. Thumbs up. Oh, sikat sa Dabo doto. Goldfish. Tapos may mga flower horn din siya dito. Tingnan nyo. Grabe yung laki. Woo! Ito. Ganda ng mga flower horn niya. Tapos ito, meron ba? So mga kahabi, bali dito, papasok dito, may mga isda pa siya dito. Yun. Bali, sabi niya, dito niya nilalagay yung mga female guppy. Yan. Ito ay albino full red na mga guppy. Tapos dito, electric blue muskaw or EBM. Ito, parang, ano to, red lace. Ito yung mga female na mga guppy dito. Mga guppy. Dito niya nilalagay dahil sinaseparate niya yung mga male guppy at saka female guppy. So, bali, dito, may mga guppy pa siya dito. Mga guppies. Pero, medyo di na pure yung iba dahil, yun na nga, pinagsama-sama na niya dahil sobrang dami ng mga guppy. Tapos dito, may mga goldfish pa siya dito. Ayun mga kahabi, nakauwi na ako dito sa bahay. Tsaka magbibigay ako ng tips sa mga guppy hobbyist dyan. So kung gusto nyo ma-maintain yung ganda ng mga guppies nyo, huwag nyo silang paghaluin sa isang lalagyan. Kailangan nyo silang separate kung anong strain sila. For example, kung yung strain nila is full red, kailangan lahat sa isang lalagyan full red lang. Tapos kung yung strain naman ng isang guppy black, dapat black din sila, dahil kapag nag-crossbreed yung mga guppy nyo,
ang labas nun, pangit ang kulay. So, yun. Kailangan nyo silang i-separate at hindi paghaluin kung gusto nyo ma-maintain yung strain ng guppy nyo at ma-maintain yung ganda ng mga kulay nila. So, ayun mga kahabi, nakauwi na ako sa bahay at nakabili ako ng isang male full red doon kay Kuya Vargas. So, happy fish keeping mga kahabi! Bali mga kahabi, ito yung nabili kong male guppy. Male lang yung nabili ko. Kasi, wala lang, male lang. Soon, bibili ako ulit ng female. Pa-partner ko dito. Yun. Ito na yung pang-breed mats ko.